Sa punto pong ito, tawagin ko po ang ating punong lungsod ng Lungsod ng Kawayan para po magbigay ng mensahe at ipapakilala ang ating pong susunod na presidente ng Pilipinas, Mayor Bernard Faustino, MD. Thank you very much, Gary. Woo! Wala ba kayo mga kamay? Parang inaatok na kayo, parang napapagod na kayo ah. Pero una-una po sa ating bisitang pagdangal, ang matagal na kaibigan ng Lungsod ng Kawayan, anak na to ng Kawayan, bago pa sa mundo yun, ang ating pinakaidolo, Yorme ng buong Pilipinas, magiging Yorme ng buong Pilipinas, Mayor Isko Dumago, sa palakpakan po natin. Ang ating line-up po ng Senator, of course, Dr. Willie Ong, Senator, Ma'am, nice to see you again sa Mayor Negoto. Ang ating Attorney Job and Season, of course, Secretary Constitutionis, si Carl, Dr. Carl Balita, ang kaibigan natin sa UPH yun. At talaga pong sa inyo po lahat, welcome to the City of Kawayan and welcome back. Of course, Mayor Jimmy, ang bouncer ng Aid Action Democratic. Ito ang talagang sisiguraduhin walang lalapit na mga kagalaw sa ating mga kandidato. But of course, our barangay officials are all here. 65 barangays po, kompleto ang Kawayan City dahil nga sa suporta sa ating kaibigan, pinagmamalaking mayor. Ang ating business sector po, nandito, na dati nang nakilala ni Mayor Isko nung siya'y tumatakbo pa ng senador at talagang napabilib ang ating mga business sector, of course, our friends from the media, and everybody else, a pleasant good evening and welcome again to the City of Kawayan. Alam niyo po, it's really a privilege and an honor na Yorme, ako po ay kauspusong nagpapasalamat na nakabisita ka sa Lungsod ng Kawayan at sa probinsya ng Isabela. Dahil bagamat ang alam ng lahat ng sambayanan, eh hostile territory to, BBM country. Pero hindi naman lahat ganon, di ba? Hindi naman lahat mababrand ka na ganon. Sabihin ko lang po sa inyo ang totoo. Kami lang ni Mayor Jimmy nandito eh. Sa mga mayor, sa totoo lang, wala live to, ha? Sa mga mayor, marami tayong kaibigan. Okay lang. Pakilang. Sa mga mayor, marami tayong kaibigan. Hindi lamang dito sa lalawigan ng Isabela, kundi sa buong sulay. Kasama namin si Mayor Isko sa League of Cities eh. Maraming hindi lang makalantad dahil sa partido. Di ba? Tama? Yun ang katotohanan. Pero sa puso, sa damdamin, sa kayahan, sa galing, eh talaga ang pambato namin, si Yorme. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya naman po, again, nagpapasalamat ako at nagbigay ka ng oras. Alam natin, pagod na talagang yung schedule ng kampanya ay hindi talaga matatawaran. Pero ganun pa man, binigyan tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng ganitong pakilala, muli, pagbabalik, at para lalo nating maintindihan, lalo nating makilala kung gaano kasipag, kung gaano ang debosyon, dahil sakripisyo po eh. Nakita naman natin na yung ginawa niya sa Manila, sa Maynila ay talagang kung sa buong Pilipinas, siguradong gaganda ang Pilipinas. Ikwento ko lang po ah. Alam kong sana susunod, pero gusto ko lang i-share sa inyo lahat. Nung kakapanalo ni Mayor Isko, ng mayor, may meeting kaming mga mayor sa Manila Hotel. So, syempre, siya ang bida doon. Eh, kaibigan ko. Kaklasiko. Di, nagkasama kami ni Mayor Isko at saka ni Mayor Francis Zamora. Yun pala, yung dalawa, may something in common. Tinalo niya si Erap, tinalo Francis Zamora si Mayor Gia, yung mami ni JB. Sabi ko, pare, bakit mo naman masyadong ginagalingan? Sabi ko, madaling araw pa lang, kahit madaling araw, naglilinis ka. Sabi niya, wala akong ginagawa eh. Naglilinis lang ako eh. Naglilinis pa lang ako sa lagay na yan, sabi niya. Kasi nagbibidyo to, di ba? Madaling araw, after the meeting namin, alas dos na madaling araw, nandun, naglilinis. Pero nakita niyo naman, inumpisahan niya yung paglinis. Ibalik yung glory ng Maynila. Ibalik yung premier capital
kung paano dapat ang premier capital ng isang nasyon, ng isang bansa. At after noon, yan, nagpagawa ng ospital, nagpagawa ng pabahay, nagpagawa ng park. Parang, bilang mayor, kami proud. Dahil, kasama mo eh. At nagawa niya, pwede pala. Kaya naman po, tingin ko at naniniwala ako sa kakayahan. Naniniwala ko sa ipinakita niya kahit sa ganung sandaling oras na kaya mong baguhin. Kailangan mo lang ang political will, kailangan mo lang ang puso, at ngayon na in-offer niya ang sarili niya sa sambayanan, ay dito marami kang kaibigan, Mayor Isko. Ayan naman po. Again, ipapakilala ko na po ang ating bisitang pagdangal. Nagsimula po bilang pinakabatang konsehal sa edad 23 taong gulang, naging pinakabatang halal na vice-alkalde at pinakabatang halal na alkalde ng lungsod ng Maynila. Noong 2012, si Mayor Isko ay dumalo sa executive program ng JFK or John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Makaraan ng isang taon, tinapos din niya ang Emerging Leaders Executive Program sa JFK School of Government. Doon kami nagkaklase. Doon ko rin nakita kung gaano kalakas uminom to. Kung gaano kalakas mga... Hindi mo mabae. Pero ganun, doon ko nakita kung gaano ang kanyang passion na magsilbi. Hindi mo naman kailangan kumuha naman ganitong course kung hindi mo talaga gustong gamitin yon para sa ikabubuti ng taong bayan. Sa parehong taon, nakumpleto rin ni Mayor Isko ang Oxford Strategic Leadership Program sa Syed Business School or University of Oxford. Isa rin siyang produkto ng Executive Education Program sa Universidad ng Pilipinas, National College of Public Administration and Governance. Inangaan at nagsilbing inspirasyon ng maraming lingkod bayan sa ating bansa, lalo na sa aming mga mayor. Ang leader na kailangan ng bansang Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Ladies and gentlemen, let's all rise. Ang ating bisitang pagdangal, Mayor Isko Moreno Dumagoso!